Okay mga boss, dating gawin, unahin natin yung mga magpapa-shoutout. At shoutout kina Kuya Noel Roquero ng Pasig, RDM De La Cruz TV ng Cainta Rizal, Jal Official, Softic TV, Tyrone Peralta, Jerwin Andre Pacon, Reigns Motovlog, Ondoy Dudong Acuña. At sa mga magpapa-shoutout, comment sa baba. At tara mga boss, start na tayo. Okay, welcome back mga boss. At ito, gagawa lang tayo ng maiksi lang at itong video na gagawin natin. So, gawa lang tayo ng tutorial kung paano magpalit ng universal board dito sa DVD. Meron tayong universal, ayan, universal DVD board. Ayan. Tama ba? Universal DVD power board, yung ano, power supply ng DVD. So, yun yung tutorial natin ngayon. Ang problema kasi ng DVD na to ay, ayan, sumabog na yung power supply niya. So, instead of mag-repair tayo ng paisa-isa, palitan na natin ng isang buo. So, kalasin muna natin tong ano, universal board. Asa na? Ayan. So, tingnan natin kung kaparehas. So ito yung pamalit nating ano, universal DVD board, ayan. So mga boss, ayan, may dita naman siya, makikita nyo. Hindi na kayo ganong maliligaw kasi mayroon siyang G for ground, tapos 5. Tapos ayan, tingnan, ilapit natin, ayan. Ground 5, ground 5, negative 12, ground positive 12. So yan yung susundan natin na pin. Kalasin muna natin tong power supply. So sa ano naman, sa dito naman sa ano, madali na lang yan. So kalasin natin muna. Ayan, kuha tayo ng screwdriver. Ayan. Mabilis lang to, kahit wala na kayong panghinang mga boss, hindi na kailangan ng panghinang dito. So ayan, kunin natin yung isko, baka mahulog dun sa ano, ayaw dumikit. So ito yung DVD natin, na power supply natin ng DVD. Kung mapapansin nyo, ang gagawin natin dyan ay gagayahin lang natin yung data. Tanggalin muna natin to. So ayan, ilagay muna natin dito, yan, ilabas natin para makita nyo. So dito may dita siya mga boss. Ang problema pag ganito pala, walang dita, patay tayo dyan, walang dita. So paano malaman kung walang dita? Ang gagawin nyo ay titingnan nyo muna yung ano, yung ituturo ko na lang, yung malaking diode na yan. Yan, malaking diode na yan, matik yan, para sa 5 volts yan mga boss. Ito para sa 5 volts, tapos itong dalawang diode sa 12 volts. So, paano malalaman kung alin yung negative 12 at saka positive 12? So, magbabase kayo sa position din ng diode. So, tingnan natin itong ano, nasa dulo, yan. Yan, dulo, tapos, yan, dulo ng diode, ayan. Galing dito sa chopper, tapos papunta dito. Yan, tumakbo dito, negative ng capacitor, negative. Saan naman ito papunta? So dito ay negative 12. Yan, negative 12 yan. Itong isa naman, ang pangalawa naman mga boss, yung pangalawa, dahil ano, andito yung guhit niya, naka-osli. O yung ano niya, tawag dito. Tandaan nyo na kasi very ano na lang, hindi na ako magpapaka ano dito, technical. Kung mapapansin yan, may guhit na puti yung may marking na ganyan, no? Ibig sabihin, positive yan. Positive da, ano yan, positive supply yan. Kasi kung mapapansin mo, ang dugtungan yan papunta dito, positive ng capacitor, tapos naka-negative, ayan. So tatawid siya from dito, yan, tatawid dito. So yan, yung dulo ay positive 12. Ang tanong, tama ba yung nasa diagram natin? So ayan, positive 12, tama. Sunod naman, pangatlo. Pangatlo ba yung ano? Yan, sakto, pangatlo. Pangatlo yung negative, ah hindi, ito negative 12, pangatlo. Yung sumunod ay 5. So 5 volts yan, tingnan natin ito, ito.
Ito, kuha tayo ng mas matulis na panturo. So, ito ay 5 volts. Ayan, dumaan siya ng coil. Ayan, ito yung ano niya. Ayan. Ayan, tapos dumaan dyan ng coil. Ayan, so, ito yung coil na sinasabi ko. Ayan, dumaan siya, tumawid dito. Tapos, papunta dito. So, yung dulo ay ground. Tama, halos parehas na nga mga boss. Wala na tayong babaguhin dito kung mapapansin nyo yung design. Kasi yung dulo niya ground. Tingnan nyo na maigi. Dito tayo sukos. Yan. Ground. Ground. Ayan, ayan. Ayan, tingnan natin ha. Ayan, 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 malinaw. Ground, ground, 5, 5, ground, ground, 5, 5, negative 12, negative 12 din. So, double check natin, tama ba? So, negative 12. So, swerte mga boss. Swerte kasi, yung nakuha nating pang-replace na board ay, same na same yung, tawag dito yung pin out o yung yung data niya. So gagawin natin, ilalagay na lang natin to dito. So hindi na pala tayo magpapakahirap. Tapos dito naman, kahit magkabaliktad kayo, okay lang mga boss. Kasi naka-series naman yung switch. Naka-series naman yung switch siya sa, tingnan nga natin kung pati paa parehas ba? Pati position ng paa. Ay naku po, saktong sakto pala. So kung may ganito kayong parehas na parehas, takip nga natin. Ay, walang magnetong ko. Walang magnetong isang screwdriver. Parehas na parehas pala. Mamaya gagawin nating topic. Try natin i-discuss pa natin pag naikabit na natin to. So sana hindi tayo sumablay mga boss. Ayan, parehong pareho. Mas madali pala pag ganitong may board na hindi na ako magbabago. Ayan, pati pati tornilyuhan. Board. So, yung yung itong cord naman, kahit magkabaliktaran kayo, okay lang. Kasi, naka-series naman yung switch. At nagkataon lang na yung data niya sa yung data niya dito, o yung voltage out niya, yung pin, kung saan yung nakaposisyon, parehong-pareho dun sa So, try natin kung magpa-power. Try kong isaksak. Sana wala nang ibang problema. Ang tatak ni pala nito ay Panasonic DVD. Ayan, bravo. May power on ba to? Ito. May naka-push button lang yung power niya. Ayun, umiilaw na mga boss. Ayun, ayan o. Napansin nyo nag-ilaw na, nag-load na. So, ang bala niya ay nakalagay sa kanyang disc. Platinum. Yan ang uso ngayon. May lixing kami sa bahay. Platinum din yung pinaka-video okay niya. Yung player, yung disc. Okay, nagbasa na. Try natin number 1, 2, 3. Ay, nagbabasa pa pala. Yun lang, napakadali lang. Kahit hindi siguro technician, kayang gawin to. Basta maunawaan nyo lang yung position. Position, yung dapat nyo lang dito, isa lang alang ay yung ayun, try nga natin maglagay ng 7. Okay. So ayan, gumagana na. Nagpe-play na. So balik tayo dito sa topic. Ito, balik tayo dito. Ayan mga boss. Tapo. Balik tayo dito sa pagkabit ng universal board. Ang isa lang alang nyo lang ay tatlo lang yung output ng 5 volts. Negative 12 at saka positive 12 at saka yung ground. So ganun lang kadali. Madali lang naman katulad nito, 'di ba? Wala siyang naka-label na voltage. Katulad nun, may siya.
may nakalagay siya na ano, may nakalagay siya dito na data sa ilalim, kaya nasundan natin. Pero kung titingnan natin sa board, madali lang naman kasi hanapin mo lang yung out ng 5 kung saan papunta yan. Tulad nyan, 5. Ito 5 volts to sigurado pag malaking diode. Kasi yung ano, kailangan mas mataas ang amperahin ng 5 kasi maraming sinusupla yan. Usually itong ano, positive at saka negative 12, doon lang to sa operational amplifier o op amp ng module, yung doon nakakabit na module doon. May op amp yan doon mga boss. May op amp yan dito para sa audio, baka ito. Yun lang ang sinusuplayan yan, yung 12 volts na yan. Pero ano talaga, karamihan talaga, 5 volts. So hanapin mo lang, takbo lang yung 5 yan, 5. Ayan o. Yan. Diode, tapos dumaan ng capacitor, dumaan ng coil, tumawid. Tapos ayan. So itong dalawa. Ganon din naman to. So kung ang guhit ay ng ano, ng diode ay dito sa papasok pa sa loob ng chopper, ibig sabihin ang labas niya negative 12. At mapapansin mo naman itong kabilang paa ng diode ay nakatap din sa negative ng capacitor, tapos yung positive ng capacitor ay nakatap sa ground. Sa positive 12 naman baliktad, yung negative ng capacitor ay nakatap sa ground, tapos yung positive ng capacitor ay doon din sa may guhit na diode. So ganun lang kasimple. Titingnan nyo lang yung data, gagayahin nyo lang yung position. Tapos ito, nataon lang kasi na ano, na pareos lang yung pin out nya. So kung pareos ang pin out, wala ka nang babaguhin, salpak muna katulad ito. So yun lang ang tip ko sa mga ano, pwede rin siguro kahit hindi technician kaya magkabit nito, basta mahilig sa ano, sa electronics at nakakaintindi. So pwede na kayo, kung sakaling sira ang DVD nyo, pwede nyong ipagawa sa technician kung hindi kayo sigurado. Pero hindi ko naman kayo ini-encourage talaga na ano, na mag-DIY, kasi ano yan, repair at your own risk. Kumbaga kayo may pananagutan dyan. So disclaimer, kung magdi-DIY kayo, siguraduhin nyo talaga na naintindihan nyo, alam nyo yung gagawin nyo. Kasi pwede kayong mapahamak o makauyente dyan, o kaya pag nagkamali kayo ng top ng ano, ng pin, kamali kayo ng supply dun sa ano, maaaring masira ng tuluyan yung ano, DVD nyo, at pwede nyong isisi yung ano, isisisi nyo sa vlogger na nagturo. Kaya kailangan panoorin nyo ng maigi yung video kung gusto nyo mag-DIY. Ngayon, kung mahinang loob nyo at hindi kayo sigurado sa gagawin nyo at nag-aalangan kayo, dalhin nyo na lang sa pagawaan. Ipagawa nyo lang. Mas the best yun. Kung nagtitipid kayo, tapos gusto nyo talaga mag-DIY, kung ano mang mangyari, sagutin nyo yun. Sariling pananagutan nyo yun mga boss. Walang kinalaman ang nag-vlog katulad ko. So nagbigay lang kami ng ideya kung paano, pero kung sa paggawa, kayo pa rin yun mga boss. So hanggang dito na lang, at hindi ako nagkulang sa paalala. Mag-DIY kayo kung malakas ang loob nyo at naunawaan nyo ng husto. Pero kung alanganin talaga at medyo nagdududa kayo, paggawa nyo na lang. So makakabili naman kayo nito sa online o kaya sa raon. So hanggang dito na lang, at maraming salamat. God bless po sa ating lahat.